Hello po, good afternoon po. Welcome to my channel po, is the Farmer's Daughter po. So ngayong araw po, sa video na ito mga kaibigan, ay ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng apple mousse or apple sauce. Madali lang po siyang gawin guys. At ito na po, in-slice ko na po siya ng mga maliliit. Ano po siya, 2 kilos and 500 grams. Madali lang po siyang gawin. At ang ingredient niya is 2 apple, asukal, at depende kung ano ang gusto nyong flavor or lasa. Gumawa na po ako ng 2 klase. Ang inilagay ko yung isa is vanilla sugar, tsaka yung isa is with cinnamon. This time, itong gagawin ko, ang ilalagay ko po is vanilla extract. So, 2 kilos and 500 grams. Ang ilalagay ko pong tubig is 350 to 400. So, this time, ang ilalagay ko is 400. Dahil yung dalawang ginawa ko na 350 na tubig ang inilagay ko ay medyo siya malapot. So ngayon ay ilalagay ko is 400 ml na tubig po. Ngayon po ay gion ko na po siya. Yung pagluto po ay ang apoy ay hindi dapat malakas para hindi siya masunog. Dahan-dahan lang po hanggang sa kumulo. Tapos pag kumulo na, saka ilalagay ang 250 gram na sugar. So ngayon ay papakuluin muna natin siya. Mabilis lang po siya lumambot. So guys, ngayon po ay ilalagay ko na ang asukal. Malambot na po ang apple natin. Hininaan ko na rin ang apoy para hindi siya masunog. Ngayon po ay papalamigin natin siya ng konti at saka ko po siya gagamitan ng mixer. Ngayon po guys ay gagamitin ko siya ng mixer para maging ano siya. Meron pang konting ano, buo-buo. So, ganyan lang yan guys. Ang bilis talaga, as in. Tapos na po ang apple mousse or apple sauce natin. Tapos lalagyan ko po siya ng vanilla extract. So, isang teaspoon or to isa lang yung isang teaspoon lang pong ilalagay ko at saka ano yan, depende yan sa gusto nyo kung ilan, kasi kung maraming ilalagay nyo magiging mapait ang labas niya. So pangatlo na po itong ginawa ko. Yung unang ginawa ko is ginamitan ko, nilagay ko is vanilla sugar. Tapos pangalawa is cinnamon. So ito ay ang pangatlo kong ginawa, vanilla extract. Mabango siya guys. Mabango din ang ano, ang cinnamon.
Ako'y excited tumikim. Tikman natin kahit mainit pa. Masarap talaga siya, guys. So ngayon, may buto pa. Ilalagay ko na po siya ngayon sa mga buti. Ayan na po ang mga buti natin. I-sterilize ko na po siya. At dapat siya ilagay sa mga buti habang mainit pa. Okay. Masarap siya, guys. Talaga, as in, masarap siyang pang dessert. O masarap siyang pang kung itong gusto rin niyang kainin. Minsan, inahalo namin ito sa roti grotsi. O di kaya sa isang kugul ice na vanilla ice. Yan ang inahalo namin dito. Ang sarap. Ang sarap. So, nilalagyan ko po siya bago isara ng plastic. Ito lang ang ano ko, pati sa mga marmalade. Tapos, dapat siya itaob. Ganyan. Hanggang sa lumamig. Para masarado siya ng husto. Maseld siya. Hanggang bukas ko yan dito ilalagay. So, bukas ko na siya. Babalik ta rin. Na? So, mga kaibigan. Tapos na po tayo sa paggawa ng apple mousse or apple sauce. Ito po ang lahat na nagawa natin. Saka itong natira. Although, mayroon pa akong isang glass. Pero dito ko na lang siya ilalagay dahil ito ang kakainin sa nagluto. Para po ito sa akin. Ito po ang dinner ko ngayong gabi. Masarap pala siya pag mainit. Gusto ko kasi mainit. So, okay guys. Konting tip lang po. Dito kasi sa Germany, mga kaibigan, yung nasa Philippines or ano dito sa Germany, pwede dito manguha ng apple sa forest. Ang may-ari niyan is the government. Pwede manguha na walang bayad, hindi yung pinagbabawal. Ang tip ko lang sa mga walang sa ano dito, gumawa kayo ng sarili nyong apple mousse or apple sauce. Ang ganda talaga at saka alam nyo kung ano ang ingredient na nilagay nyo. Isa pa yung sa forest na napupulot or napapanguha, yun ay mga organic din yun. Wala yung mga spray katulad dun sa na, sorry po, hindi naman sa lahat na nabibili is may spray. Pero tulad ngayon, dito sa Germany is season talaga ng apple. Napakamura ngayon ang apple. Okay guys, dito ko na lang pala tapusin ang video na ito. I hope you enjoy watching my channel. Okay po, goodbye, God bless.